Let us sing this song to God, acknowledging His power, how beautiful He is sa ating mga buhay. You are the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You are Christ. What a beautiful no right.
God, we are singing. Help us, Lord God. Na sa aming mga buhay, Lord God, that you would be our topmost priority, Lord God. Because you have no rival, Lord God. Come on. A blessed Holy Week sa bawat isa po sa atin. Kumusta po kayo? Binabati ko po lahat ng mga taga Zion Christian Fellowship Baliwag, Zion North Caloocan. Sa atin pong mga kapatid dito sa Bulacan, sa Baliwag, sa North Caloocan, maging yung mga nasa ibang dako sa Luzon at lalo na po yung mga nasa abroad. Alam natin na sa biyaya po ng ating Diyos, patuloy po tayong inaabot ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang buhay at makapangyarihang salita at sa pamamagitan po ng ministeryo ng church na ito. Purihin ang Panginoon sa kanyang ginagawa sa ating iglesia, sa lahat po ng mga sa leaders, disciples, management team, sa lahat po ng sumusuporta sa gawain ito. Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo sa Holy Week na ito? Siguro po nakaplano na yung mga bakasyon, nakaplano na po yung mga lakad natin, and we praise God for giving us the time for renewal at refreshing moments para ma-recharge tayo physically. Pero sa araw na ito ay, of course, i-recharge din po natin yung salita ng Panginoon. Dahil po dyan, ay magkakaroon po tayo ng Holy Week Special. At ito po ay sinimulan na po kagabi through our beloved Bishop Eli about the challenge of the cross. Napakaganda po na mensahe po iyon. Ngayong gabi naman po, sa ating pagpapatuloy, pinamagatan po natin ang Holy Week theme na to. Just for this week lang po hanggang po sa ating resurrection ay the cross, the Christ, and the call of the Christian. Para makilala at maintindihan natin, maunawaan natin kung sino si Kristo, hindi po mapapasubalian na ang tanging paraan para makilala natin si Kristo ay maunawaan natin ano ba ang kahulugan ng krus. At maiintindihan at magiging klaro ho sa atin at magiging matapang po tayong i-dedicate kay Lord yung buhay po natin para maganap po natin, matupad po natin yung calling natin as a Christian. At para po sa mensahe pong ito, nais ko pong i-share sa inyo ang topic na the plan and the purpose of the cross. Marami pong nagtatanong sa akin, Pastor, bakit nga po ba meron tayong Holy Week? Bakit nga ba tayo merong Huevos Santo, Biyernes Santo, no? Sabado de Gloria? Bakit merong krus? Ano po ba ang purpose po nito? So ngayong gabi na to, ngayong araw na to, we're going to talk about the plan and the purpose of the cross. Most of us, especially Filipinos, we celebrate Holy Week as a tradition. Ibig sabihin po yung nakaugalian na bahagi na sa kultura talaga natin, walang pasok, umaalis tayo, lumalakad yung iba po sa iba po kanilang relihiyon, sila po yung mga panata, iba naman po yung may mga bisita, iglesia na ginagawa. So all those things are called tradition. Meron tayong mga idinaragdag, liban po sa nasabi at nasasaad sa Biblia, dinadagdagan pa po natin ito ng maraming tradisyon. At iniisip po natin, ito nga po ba ang tunay na pagdiriwang ng Holy Week? No? But you know what? The best way to celebrate and commemorate Holy Week or Easter is to look at it not as a tradition but as a truth. Ang pinakamabis at pinakamaigi, meaningful way to celebrate the Holy Week ay hindi ho ito ipagdiwang at tingnan sa lente po ng pagiging tradisyon, kundi bilang isang katotohanan, as a truth. Because every tradition looks back and points us back to a certain truth or events that happened in the past. Ganun po kasi ang tungkulin o trabaho ng isang tradisyon. Bakit nga ba tayo may sineselebrate na mga pista o mga tradition, mga holidays? Because holidays, feast, or tradition is a way na isa-celebrate at tinitingnan, nagbabaliktanaw po tayo sa isang nangyari sa nakaraan na hindi lamang po makasaysayan, kundi makatotohanan. Ang purpose po ng tradition is to commemorate, to celebrate, to look back, and to point us back sa isang nangyari patungkol sa isang tao o sa isang pagkakataon
na meron pong meaningful na dala sa ating mga buhay. The sad news is this, no? Today, most of our traditions got us farther away from the truth. Marami ho tayong mga tradisyon ngayon na nilalayo na ho tayo sa doon po sa tunay na dapat na pinagdiriwang o katotohanan na dapat pong naging dahilan ng mga tradisyon. Our tradition no longer points us back to the truth. So I believe ngayong araw na ito that apart from the cross, which is the truth, we can never celebrate tradition apart from the truth of the cross. Because apart from the cross, we can never know who Christ is. And without the cross, there is no Christianity. There can be no assurance of eternal life because the cross is the way to know who God is, kung sino si Jesus. Sabi po ni Oswald Chambers, isang sikat po na Christian author, all heaven is interested in the cross of Christ. All hell is terribly afraid of it. While men, like us, are the only beings who more or less ignore its meaning. Kung paano daw po yung langit ay pinahahalagahan at interesado ho sila sa usaping crucifixion o cross ni Kristo, ang impyerno naman ay nanginginig, nangangatal at takot na takot pag pinag-uusapan ito, tayo naman daw mga tao parang binabaliwala lang at parang wala lang po ang dating neto sa ating mga buhay. Nalangin ko po na hindi natin baliwalain ang mensahe, ang layunin, ang plan at purpose ng cross ni Kristo 2,000 years ago. Why? Because in 1 Corinthians chapter 1 verse 18, it says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Doon po sa mga nangangapahamak, nangangalayo, mga naliligaw, ito daw po ay kabaliwan o kamangmangan para sa kanila. Baliwala lang po ito, hindi nila ito pinahalagan. Pero sa atin pong nakaunawa at nakakaunawa, ito daw po ay kapangyarihan na nakapagpabago at nagbabago sa buhay po natin. That is why mahalagang unawain at balikan ang layunin at ang plano ng crucifixion. Sa John chapter 17 verse 3, it says, now this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus whom you have sent. It talks about the cross. So we need to remember and be refreshed and be renewed by these truths. So paano ito pinakita sa Biblia patungkol po sa plano at layunin ng crucifixion? Sa Matthew chapter 26 verses 1 to 2, ang sabi ho dito, when Jesus had finished saying all these things, he said to his disciples, this is prior to crucifixion or trial, as you know, the Passover is 2 days away and the Son of Man, talking to himself, will be handed over to be crucified. Hindi pa man nangyayari yung pagtataksil o pagtatatwa ni Judas at ni Pedro, alam at malinaw na po kay Jesus na siya po'y patungo talaga sa cross. So it was actually God's plan already for Jesus na dumaan po sa cross ng Kalbaryo. Sa verse 31 to 34, same chapter ng Matthew chapter 26, then Jesus told them, this very night you will all fall away on account of me. Magkakawatak-watak kayo dahil sa akin. Sabi niya, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, talking about resurrection, I will go ahead of you into Galilee. And Peter replied, even if all fall away on account of you, Lord, I will never leave you, or I never will. Pero alam niyo po, ang sagot ni Jesus, I tell you the truth. Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. Malinaw po kay Jesus na siya'y patungo sa krus. Balak pa po siyang pigilan ni Pedro, which is hindi po masamang concern. Talagang gusto lang siguro niya ipagtanggol. Pero nilinaw po ni Jesus kay Pedro, yes, I love your concern, pero it is God's plan for me to go through the suffering of the crucifixion. Hindi ho ito makaisang beses o makailang beses lang na binanggit ni Jesus patungkol po sa kanyang prediksyon na siya'y malapit ang mamatay, ipapako siya sa krus. Binanggit din po niya ito sa Matthew chapter 16 verse 21. Okay? Sa Matthew chapter 17 verse 22 to 23, sabi dito, when they came together in Galilee, he said to them, the Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. They will kill him, talking about himself, and on the third day he will be raised to life.
Ganun din po sa Matthew chapter 20, verses 18 to 19. We are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and the teachers of the law. They will condemn him to death and turn him over to the Gentiles to be mocked. Yung specific po na details ng crucifixion ni Jesus, to be flogged, lalatiguhin, hahampasin, and be crucified. And on the third day, he will be raised to life again. Paulit-ulit pong binabanggit yung resurrection. Sa mensaheng ito, sa araw na ito, gusto ko po magbanggit ng apat na foundational truth o prinsipyo o katotohanan patungkol po sa plan and purpose of the cross. May nagtanong po sa akin, sabi niya, Pastor, kung ikaw ang masusunod, pipiliin mo ba na si Jesus ay dumaan pa sa cross? Pakahirap po ng tanong na yun. Because it was necessary for Jesus to go through that suffering, to go through that cross for us to save. Pero ang tanong po niya ay, kung meron pong paraan na mas magaan kesa dun sa cross, papayagan po ba natin na dumaan pa rin si Jesus doon? Gusto ko pong linawin sa inyo, number one foundational truth about the plan and purpose of the cross is that, number one, the cross was not just an afterthought by God, it was always, as always, as God's plan. Ibig sabihin po mga kapatid, hindi ho ito sumagi lang minsan sa isip ng Diyos. Hindi ho ito minsan lang naisip na, ah, papadala ko ang aking bugtong na anak para iligtas sa mga tao, o di kaya babawiin niya bigla. Kundi noon pa man ito isang malinaw at detalyadong plano na napagdadaanan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. It is a plan from the Lord. The cross wasn't just an afterthought, it was always God's plan. When mankind sinned and fell, dahil po sa kanilang pagkakasala, sila Adan at si Eva, the cross was already God's plan to redeem mankind. Hindi po ikinagulat ng Diyos, hindi po siya na-shock na nagkasala si Adan at si Eva, hindi po siya nag-panic, na-rattle. Sa karunungan, katalinuhan, kadakilaan po ng ating Diyos, nakaisip po agad siya ng plano paano ho tutubusin at paano po babaguhin ang resulta ng kasalanan. It was not an afterthought, it was always and always be God's plan and purpose for Jesus to go through the cross. Ito mismo po ang plano ng ating Panginoon. And there is no plan B. The cross was actually the plan, no. Alam ba ni Jesus na ito ay magiging cruel and violence? Yes. Pwede kayang naisip ng Diyos na baka pwedeng iwasan na lang ito, hindi na lang ito ang pagdaanan ng kanyang bugtong na anak? Po, pwede po naisip niya iyon? But actually, it was actually God's plan. Alam niya na mahirap, alam niyang matindi, alam niya na bago pa man dumaan si Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa pananalangin sa Garden of Gethsemane, sa sobrang tindi, na isipin lang po kung anong pagdadaanan niya, siya po ay pagpapawisan ng gabutil po na maladugo na pawis. It was not an afterthought, it was actually God's plan. The moment man sinned, the cross was already God's plan. Why? Bakit po? Bakit po ito agad ang naging plano ng ating Diyos? Because, nung nagkasala si Adan at si Eva, hindi po nag-focus si Lord at nag-concentrate para mag-isip ng paraan papano parurusahan ang tao. Bagkos nung nagkasala si Adan at si Eva, nag-isip ang Diyos at nagplano siya kung papano tutubusin at patatawarin ang tao sa kabila na kanyang pagiging makasalanan. Ibig sabihin mga kapatid, ever since, God was already thinking on saving, forgiving, and finding a way to redeem and reconcile mankind back to Him. Ang ating Diyos po na sinasambay, hindi po Diyos na marahas, magagalitin, at cruel. Bagamat alam niya na cruel at violent ang pagdadaanan ng kanyang bugtong na anak, dun sa krus, bilang pamamaraan ng pagliligtas sa ating mga makasalanan, mahal po niya tayo. At hindi po siya nag-focus na mag-isip kung paano tayo didiin at ididikdik sa kabila po ng ating pagiging makasalanan. Jesus will soon be born, be raised, and sent to die on the cross for you and me. Sabi mo nga sa katabi mo, for you and me, para sa iyo at para sa akin. The cross as a plan came up
even during the sinfulness and the worst condition of mankind, sabi ni Lord, now sin meet its match, ang cross, dun po sa Garden of Eden. In the Old Testament, kailangan nila siyempre mag-antay. Kailangan nilang mag-suffer muna sa consequences ng sin at dahil po sa kanilang mga maling pagpili. Pero ipinaunawa po ito ng Diyos kay Adan at kay Eva at sa iba pong mga propeta, kina Abraham, that although they will suffer a little while for their sins as a consequence, God reminded them that this is not the end of their story. It is not the end of the world, and it will not define, failure will not define, or sin will not define their life. Parang sinasabi po ng Diyos sa iyo at sa akin, kay Adan at kay Eva, I will save you. I have a plan. I got this. I will redeem you, and I will get you back. And you will return to me. I will restore our broken relationship or friendship. Because I have a plan, and I am not shocked and surprised by your sins. Yes, sabi ni Lord, I was hurt, but it doesn't change the fact that I love you. Your sin may be great, but my love and mercy for all of you are much greater. Purihin po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Naalala niyo po ang kwento sa Numbers chapter 21 na kung saan nagpasaway, nagreklamo, nagcomplain, naggrumble po ang mga Israelites. At dahil po sa kanilang pag-grumble, dahil po sa kanilang pagiging makasalanan, nagpadala po ang Diyos ng maraming mga ulupong na poisonous, venomous po. At sila'y pinagtutuklaw, yung iba po'y talagang naghingalo, malapit nang mamatay. Kaya si Moses po'y nagmakaawa na nalangin, sabi niya, Lord, save us. Please find a way, paano ho namin malulunasan ito. Mamamatay po ang mga Israelites, no? Kaya dininig naman ng Panginoon ang panalangin ni Moses sa kabila po ng katigasan at pagiging makasalanan po ng mga Israelites. Inutusan po ng Panginoon si Moses na gumawa ng bronze snake sa kanyang tungkod. At ang sabi niya, yung bronze snake na yan na nasa tungkod mo, iangat mo yan. At sino mang natuklaw ng ulupong na nakamamatay, kapag ka siya'y tumingin sa bronze snake na yan, although siya'y natuklaw at may venom ang ahas na yon, pag tumingin siya sa bronze snake na yon na iniangat mo, hindi siya mamamatay. If they will look, they will live. If they will look, they will live. At totoo nga po, lahat ng mga piniling tumingin doon sa itinaas po na bronze snake na nasa tungkod po ni Moses, they look and they actually live. At sila po'y pinagaling ng ating Panginoon. Sa New Testament, ang sabi ho dito, and as Moses lifted up the bronze snake on a pole in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up also. Nasa Old Testament pa lang po yung kwento, pero dun sa Old Testament, iprinapisay na po, ibinigay na po yung hula, na kung paano itinaas ni Moses ang tungkod na meron pong bronze snake, ganun din naman ang anak ng Diyos sa bagong tipan, itataas, ipapako sa krus ng Kalbaryo. At ang sinamang titingin sa kanya, they that look upon him will live and will never die. Sa Revelation chapter 13 verse 18, sabi dito, all inhabitants of the earth will worship the beast, talking about the Antichrist, all whose name have not been written in the book of life, belonging to the Lamb that was slain from the creation of the world. Bago pa raw po yung creation of the world, alam na po ng Panginoon, may plano na. Nandun na po yung plano ng crucifixion. So it was not an afterthought, it was actually God's plan. The cross is the central event in human history. That's the first point, that the cross is not an afterthought, it was God's plan and purpose for Jesus to die on the cross. Pangalawa, the plan and the purpose of the cross means the cross wasn't just an execution, Jesus willingly embraced it. Sabi nila, alam nyo si Jesus, kaya siya namatay? Kasi pinarusahan siya eh. Kasi pinako siya eh. Sana kung siya hindi pinagkanulo ni Judas, sana kung siya hindi itinatuwa ni Pedro, sana hindi siya napako at hindi siya namatay. Pero kung paanong hindi ho ito sumagi sa isip lang ng Diyos, kundi ito'y talagang plano ng Panginoon. Ang nangyari kay Jesus 2,000 years ago, hindi po execution, hindi po kamatayan, kundi actually, willingly tinanggap po ng Panginoong Jesus yon sapagkat yun talaga ang kanyang pagdadaanan. And I will explain the importance or significance ng mga truths na to. Alam nyo ba, sa New Testament times,
Dahil ang Israel po ay sakop o kolonya po ng Roman Empire, every day it was normal for them to witness someone who are getting crucified. Because for them, during that time, crucifixion is a form of capital punishment. Pag ikaw ay talamak na pusakal, ikaw ay murderer, ikaw ay killer, o ikaw may nagawang matinding kasalanan, talagang i-execute ka in a form of crucifixion. At ang ginagawa po nila, bukod po sa sila hinuhubaran yung mga kriminal, pagbubuhatin sila ng kahoy na napakabigat na siyang pagpapakuan sa kanila, at pag sila'y pinako doon, iiwanan ho sila doon hanggang sila'y maghingalo at hanggang sila'y mamatay. Bakit? Sapagkat ito po ay paalala ng mga Roman soldiers na huwag kayong susuway sa batas ng Roma, ng Romano, kayo'y manginig sa paggawa ng kasalanan. Every time na sila'y nakakita ng taong pinapako sa krus, iniisip po ng mga taong nakasaksi noon, dapat lang talaga napagdaanan niyan dahil kriminal po siya. Sa religious history, marami na pong mga namatay dahil po sa persecution o pag-uusig. Ang tawag ho natin dito ay mga martyr. Ito ho yung mga itinuturing po ng mga tao na mabubuti dahil sa kanilang mga ginagawa, at sila po'y pinag-usig at sila'y pinatay dahil po sa kanilang paglilingkod sa isang relihiyon o sekta. Ang tawag ho sa kanila ay martyr. Si Albert Schweitzer, itinuring po kasi yung kamatayan ni Jesus bilang kamatayan ng isang martyr. Na kumbaga parang ang dating po ay, kawawa talaga si Jesus eh. Nagkataon na siya po ay inusig, nagkataon na walang nagtanggol sa kanya, kaya namatay siya para sa pakikipaglaban na kanyang pinaniniwala ang reliyon, kaya itinuring po ni Albert Schweitzer si Jesus as a religious and helpless martyr. Ayon po sa kanya, sa kanyang librong The Quest for Historical Jesus, sabi niya, Jesus died as a martyr. He was betrayed, falsely accused. Sinasummarize ko na lang po yung sabi niya. He was scourged, tried in the courts, punished and crucified, and died a painful death. So para po sa mamang ito, yung kamatayan ni Jesus ay isang execution. Minalas, nagkataon, na walang nagtanggol sa kanya, iniwan siya na kanyang mga followers, kaya namatay daw po si Jesus. Actually po, maling-mali po si Albert Schweitzer, sapagkat hindi po iyon ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po iyon ang pinaniniwalaan po nating mga Kristiyano na tunay po na nakaunawa ng salita ng Panginoon. Albert Schweitzer missed the point of the cross. It was not an afterthought. Hindi ho ito biglaan lang naisip, na sumagi sa isip ng Diyos. It was actually God's plan. Pangalawa, it was not a form of execution na para bagang minalas lang ang Panginoon. Nagkataon na siya'y walang nagtanggol sa kanya, kaya siya namatay at pinabayaan siya sa krus. Actually, sa isip at sa puso ng Panginoon, tinanggap na po niya ito sapagkat handang-handa po talaga siya na mamatay na sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran po ang ating mga kasalanan. Jesus, therefore, didn't die as a martyr on the cross. Instead, He willingly accepted and embraced the cross as a form of death para sa Kanya. Clarify po ito ng Panginoon bago pa ho siya ipako eh. Sa John chapter 10, verse 17 to 18, sabi niya, "The reason my Father loves me is that I lay down my life." Hindi pa siya pinapako. Binabanggit na po niya ito. Malino na po sa kanyang isip na yun talaga yung pagdadaanan niya. "Only to take it up again. No one takes it from me." Ibig sabihin, walang pwedeng pumatay sa akin liban na pahintulutan ng Diyos Ama. "But I lay it down on my own accord." Ako mismo ang nagbobolontaryo na ibibigay ko ang buhay ko sa krus. "I have the authority to lay it down and the authority to take it up again," ang muling buhayin ang kanyang sarili, talking about the resurrection. Therefore, mga kapatid, Jesus knew it. He was focused from it from the beginning. Naiintindihan po niya ito, na ito ang kanyang pagdadaanan, at handa niyang pagdaanan ito, at napagdaanan niya, na nga po niya ito. No? Meron akong illustration na gagamitin dito. Ito po yung totoong nangyari sa isang tao. No? Ang pangalan po niya ay si Jack, isa pong ex-military na veteran po sa gera.
nagkataon po itong si Jack din po ay isang anak ng Diyos, isang Kristiyano. Pero nung siya po ay sundalo, naputulan po siya ng paa dahil po sa pakikipagdigma. Pero ganun pa rin, bagamat wala na siyang paa, alam niyo ba itong si Jack po ay kaya pa rin po makaakyat ng bubong? Tutulungan lang po siya, nakakapaggawa po siya ng bubong, naayos po niya yung mga yero, marami siyang nagawang mga bahay sa pagkakarpentero. Pinakita po talaga ni Jack na dahil siya po ay anak ng Diyos, he can do all things through Christ who gives me strength. Alam niyo po, meron pong nilinaw si Jack eh. Sabi niya, wag na wag kong maririnig sa inyo yung mga salitang, kawawa ka naman Jack, na walang ka ng paa dahil sa gera. Ayaw daw po na marinig ni Jack ang mga katagang, kawawa ka naman na walang ka ng mga paa dahil sa gera. Sabagat sasabihin sa iyo mismo ni Jack bilang isang sundalo, hindi ako nawalan ng mga paa, kusa ko talaga itong ibinigay sa aking bansa sa pakikipaglaban bilang sundalo. Ganun mismo po ang ginawa ni Jesus. Hindi siya in-execute, hindi siya minalas. Alam ni Jesus na yun talagang kanyang pagdadaanan at inihanda na niya ang kanyang sarili na pagdaanan po ito para mamatay sa krus ng Kalbaryo. Therefore, Jesus is not a victim of death. Jesus is not a victim of execution. Jesus is not a victim of crucifixion. But He was a volunteer of death. Magkaiba po yung victim sa volunteer. Sabagkat kusang binolunteer ng Panginoon ang kanyang sarili para mamatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa ating mga pagkakasala. Maling-mali po yung pananaw na pag-Biyernes Santo, patay ang Diyos. Maling-mali po yung pananaw na siya'y pinagkaisahan, pinagtulungan. Hindi po siya pinagtulungan, kusa pong inialay ng Panginoon ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, sabagat ito mismo yung plano at layunin ng Diyos para sa kaligtasan ng sanlibutan. Pangatlo at panghuli, the cross is not an afterthought, it was actually God's plan. Pangalawa, the cross was not an execution of Jesus, but Jesus actually embraced it. At pangatlo at panghuli, the cross is not just a symbol, it is actually a doorway to life. Ang krus po hindi po simbolismo lang na nagre-represent ng relihiyon, na o isang sekta o mga tagasunod, kundi ang krus mismo, dahil si Jesus po ang napako dito, ito mismo ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan. Meron pong kwento patungkol po sa isang sundalo na habang binobomba po yung kanilang kampo, ay nagmamadali po siyang maghukay sa isang bahagi ng lupa para maitago ang kanilang mga sarili. Sa kanyang pagmamadali ng paghuhukay, ay meron po siyang nahukay na isang bahagi po sa lupa na parang metal. Binobomba po na po yung mga paligid nila, kailangan na po niya makagawa ng hukay, at dahil nanghanganib na po yung buhay niya, yung kanya palang nahukay ay isang kapirasong metal, at nung kinuha po niya ito pala isang cross. Kaya nabuhayan po siya ng loob, bagamat hindi siya relihiyoso, hindi niya naiintindihan kung anong sabihin ng cross, may dumating na isang chaplain o pastor. At ang sabi niya, maraming salamat pastor, at nandito ka sa katabi ko. Pastor, alam mo naman, hindi ako relihiyoso, hindi ako pala simba. Hindi ko po alam how does this cross works for us. Paano ba magiging mabisa ang cross na to? Paano ba natin tatrabahuin para maging mabisa ang cross na to? How does this cross works to us? At ang sabi po ng chaplain, sa gitna po ng pambobomba ng kaaway, habang sila'y nandun sa maliit na hukay na yon, sabi niya, my friend, you got it wrong. We don't work for the cross, but we let the cross work for us. We let the cross work for us. Wala tayong gagawing paraan para trabahuin kung ano po ang magiging kahinatnan at resulta po ng crucifixion. Bagkos, ang kailangan natin gawin ay panampalatayahan ang resulta at kapangyarihan na dala ng krus ni Kristo dahil siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Ang sabi po ni Billy Graham sa kanyang librong Decision Magazine, I find that I can preach on any subject other than the cross. And it doesn't seem as offensive to the people as the cross does. I can preach on doing good works, on social improvement, and people applaud me kapag yun daw po yung mga topic, no? Mga patungkol sa good works, social improvement. Pero sabi niya, when it comes to the cross, the offense of the cross arises chiefly from the fact that the cross condemns every other way of salvation.
nasasaktan na raw yung mga tao kapag pinag-uusapan na ang cross lang ang tanging paraan para maligtas at magkaroon ng tao ng isang buhay na walang hanggan. Subalit ang sabi po ni Billy Graham, hindi ako mangingiming ipakilala, ipahayag, na dahil sa cross, there is only one way, there is only one road, there is only one gate to the kingdom, and that is the way of the cross. Totoo po yan, mga kapatid. Balikan po natin yung verse na sinabi kanina, na binasa natin kanina. John 3:14-15. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Ito po yung tinutukoy po ng Panginoon, na kung ikaw'y mananampalatay at isasalig mo ang iyong pananalig sa cross, if you will look at the cross, kahit ikaw'y natuklaw sa isang makapangyarihan na poison ng kasalanan, you will live if you will look at the cross. Mga kapatid, nung sinabi po ni Jesus yung verse na to sa John chapter 3:14-15, naiintindihan at nauunawaan po ng kanyang audience ang kwento po na nangyari kay Moses. Ang nangyari ho kasi doon sa Numbers chapter 21, yun nga po, ay nagmatigas po ang mga tao o mga Israelita, at dahil po doon, sila'y pinarusahan ng Diyos at sila po'y tinuklaw ng isang nakamamatay na ahas. At ang utos po ng Panginoon, bilang tugon sa pakiusap ni Moses na gawan ng paraan ng Diyos ito upang hindi sila mangamatay, ay kumuha siya ng bronze snake at iangat ito. Those who will look on the bronze snake will live and will never die. Ang tanong po dito, Pastor, ay, Pastor, hindi ko magets yung simbolismo. Bakit ang ginamit na simbolismo ng kaligtasan o ng kagalingan ay yung bronze snake na mismong simbolismo po ng tumuklaw sa kanila dahil sa kanilang pagiging reklamador? Why a snake? I think po ang pinakamagandang explanation po dito is this. Although snake is the symbol of sin, God told Moses to put a snake on a stick or a pole because the pole or the stick is the symbol of the cross of the Lord Jesus Christ. E ano naman po ang kahulugan ng snake na simbolo ng kasalanan na nakadikit doon sa cross? Because it was because of our sin of that snake that Jesus chose to die on the cross, to die and to save our sins. That's why sa 1 Peter chapter 2 verse 24 ang sabi dito, dinala niya, binata niya sa Tagalog ang ating mga kasalanan sa isang puno. Sa English, He bore our sins in His body on the tree. So yung snake na yon at yung stick na nakalagay ho doon yung snake, it was as if yun po yung picture ng cross mismo. The cross is the picture or the symbolism for the sin or the snake. But since Jesus was the one who was dying on the cross, no match po yung sin. Kayang talunin at tinalo nga po ito ng Diyos dahil po sa kanyang pagpapakapako sa cross ng Kalbaryo. Sabi nga po ni Prophet Isaiah, sa Isaiah 53:4-6, Surely He took up our infirmities and carried our own sorrows. We all like sheep have gone astray, each of us has turned to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Nung siya'y pinako, daladala niya, binata niya, dinala niya ang ating mga pagkakasala doon sa krus na Kalbaryo, and He found a way to forgive it, to heal it, and to cleanse it. Ang katotohanan niyan, mga kapatid, lahat po tayo ay tinuklaw ng makamandag at nakamamatay po na tuklaw ng kasalanan. Wala ho ni isa sa atin dito ang immune sa tuklaw ng kasalanan. Pero mabuti na lang ang Diyos ay nakagawa ng paraan para solusyonan at gamutin at pagalingin ang karamdaman ng kasalanan sa pamamagitan po ng cross ni Kristo. At dahil po sa cross ni Kristo, when we look at the cross, we can live, we can be saved. Not just physically, but eternally. Yan po yung pangako ng cross. If you will look at the cross, you will live. You will live. Alam niyo po, sa totoo lang, simple lamang po ang pamamaraan ng kaligtasan. You just look
and you will live. Sabihin nyo nga po yan. You will look and you will surely live. It's not that complicated. Nung ako po yung 16 years old, I made that decision. I look at the cross, and not to anybody else, but when I look at the cross, I was able to live physically and spiritually and eternally, and God found a way to forgive my sins and find the solution sa nakamamatay na tuklaw ng kasalanan sa buhay ko. So look to Jesus and then live for Jesus. Sa pagtatapos, mga kapatid, gusto ko pong isadulaho ito sa isang picture nung nangyari sa Numbers chapter 21. Ano ba nangyari doon sa Numbers chapter 21? Nagreklamo po yung mga Israelita. In return, nagpadala ang Diyos ng mga venomous snake. Tinuklaw sila. At nung sila'y tinuklaw, nakiusap si Moses doon sa Numbers chapter 21 na, Lord, pagalingin niyo po sila. Huwag niyo pong hayaan na mamatay sila. Sabi ni Lord kay Moses, itaas mo ang iyong bronze snake at sino mang titingin doon ay hindi mahangamatay. Anyayahan ko po kayo sa isang pagsasadulano. Ano kaya no? Ikaw, ako at ang buong mong pamilya ay nasa isang camp, retreat camp. O di kaya sa isang bakasyon, isang resort, no? Tapos nung tayo po ipapasok doon, nagulat po tayo, napakarami po pala naglilipa ng mga ulupong. At nakita mo, yung isa mong kasama, tinuklaw siya. At nung siya'y tinuklaw, alam mo yung sagot, sabagat naintindihan mo ang pinag-usapan sa Numbers chapters 21, look and live, tumingin sa cross at ikay mabubuhay. So nakiusap ka sa lalaking ito na tinuklaw, sabi mo, pare, huwag mong pabayaan ang sarili mo, you just look at the cross and you will live. Pero nagulat ka kasi ang sagot po ng lalaking ito, ha? Natuklaw nga ako pero hindi naman ganun kasama yung kalagayan ko kumpara sa iba. I look better than them. I am not worse than them. Hindi po ba't ganun po ang mga pananaw ng mga tao ngayon? Tingin nila yung kanilang nagagawang kasalanan, hindi naman ganun katindi, kaya okay lang sila. Ayos lang sila. And then you start suggesting na, alam mo, naintindihan ko po yung sinabi ni Lord kay Moses sa Numbers chapter 21, when you look at the bronze snake, you will look at that snake, at that cross, and you will live. And then you were shocked kasi ang sagot niya, that bronze snake theory is just a superstition. It's just a tradition. Hindi totoo yan. Hindi ako maliligtas niyan. At naawat na iyak ka dahil maya-maya lang bumula yung bibig niya dahil sa poison. Kumalat na po yung poison sa kanyang katawan at siya'y namatay. Tapos nagulat ka, meron pang isang tao, tinuklaw din po ng ahas. Tapos nilapitan mo at sa pagmamakaawa mo, ang sabi mo sa kanya, pwede bang tumingin ka sa bronze snake? And then, the Bible says that you will be healed, you will be saved. At nagulat ka, sabi niya, hindi totoo yan. Kayang-kaya kong iligtas yung sarili ko. Kita mo, maya-maya lang. Isang punta ko lang sa ospital, sasaksahan ko lang to ng antidote, gagaling na kagad ako. Maraming mga tao, ganun po ang pamamaraan nila. Akala nila hindi ganun malubha ang kanilang kalagayan. Akala nila kaya nilang solusyonan. Pero nagulat ka dahil kanina pa siya natuklaw, sinasadula lamang po natin ito, hindi na po niya nakuhang umabot pa na pumuntang ospital o sa doktor, bumula na rin yung bibig niya at siya'y namatay. Kaya awang-awa ka bilang Kristiyano at inisip mo, paano ko ba ako makakatulong sa ibang mga natuklaw? At nagulat ka dahil may nakita kang isang tao, isang babae actually, at doon, nililibing niya yung kanyang asawa na natuklaw kani-kanina lang ng ahas, ng makamandag na ahas. Kaya nagmamadali kang lumapit sa kanya at sabi niya, anong nangyari sa kanya? Natuklaw siya at wala nang paraan na nagawa kami, kaya nililibing ko na lang siya. Pero habang kayo nag-uusap, nagulat ka dahil yung anak niya na bata pa, 9-year-old boy, tinuklaw din po ng ahas na nakamamatay. Kaya nagmadali ka at narinig mo yung iyak niya bilang ina. Sabi niya, oh, kawawang anak ko, ganun din ang mangyayari sa'yo. Kung paano namatay at bumula ang bibig ng tatay mo, tiyak ko na magiging ganun din ang kalagayan mo. Pero naging matapang ka bilang Kristiyano na nakakaalam ng katotohanan. At ang sabi mo sa kanya, hindi kailangan matulad siya sa kanyang ama. Pwede siyang gumaling. Alam ko ang bronze snake principle. If you will look at the bronze snake, if you will look at the cross, you will live and you will not die. At siguro po, nag-aatubili pa ho ang
ginang na to, ang nanay na to. Sabi niya, sigurado ka ba? Narinig ko sa kanila, yun daw po yung superstition lang. Yun daw yung tradition lang. No, you can try. Walang mawawala sa'yo. Subukan mo. At nung tumingin nga po silang mag-ina, nagulat po siya sapagkat yung kanyang anak, hindi siya namatay. Bagkos, kusang naghilom ang tuklaw ng snake sa kanyang katawan at hindi nga po siya namatay. Bagkos siya po ay nabuhay at gumaling sa kanyang karamdaman. Purihin po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Malinaw po ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 8. The cross is a foolishness for those who are perishing or who don't believe. But for those who are being saved, it is God's power. Ang bisa ng cross ay naroroon po sa mga nagsisitiwala sa ating Panginoon. O pwede pong may magtanong sa inyo, can you explain, paano nangyari yon? We just look and we will live. Paano ko ma-explain yon? All you can say is, I can never explain it, but I know it will work. If you will look at the cross, you will live, not just physically, but eternally. Because there's a cure. Gagaling ka, pagagalingin ka ng ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians verse 1:18, the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us, everybody say to us, who are being saved, it is the power of God. Kapatid, sa pagtatapos, will you believe it? Maniniwala ka ba? Will you look and live on the cross of Jesus? The plan and purpose of God to save all of us. Will you dare to share the good news with others kahit ayaw nilang maniwala sa'yo? Ipagpupumilit mo pa rin kayang ituro sa kanila that if they only look, they will live because Jesus is the cure, the solution, an antidote, the cross of Jesus. Ulitin ko po yung sinabi ni Oswald Chambers, all heaven is interested in the cross of Christ, all hell is terribly afraid of it, while men, just like us, are only beings who more or less ignore its meaning. I hope we will never ignore on the plan and the purpose and the power of the cross. Look at the cross and you will live. Look at the cross and you will live. At tayo po na tumingin na sa cross, may we live for that cross and bring that good news to other people na natuklaw din po ng kamandag ng kasalanan. Please don't ignore it. Look and live. God bless you po. Kung ikaw ay nanonood ngayon at naririnig mo ang mensahe ng Panginoon ngayon, pwede kang manalangin ng isang simpleng panalangin. Sabihin mo, Panginoon, I choose to look at the cross. I recognize that the cross is the power of God unto salvation. Nais ko pong maligtas. Nais ko pong gumaling sa kamandag ng kasalanan, ng pagkakasala. Baguhin mo ang buhay ko. Inaanyayahan kita ngayon. Ikaw ang maging Panginoon at Diyos ng aking buhay. Iligtas mo ako, Panginoon, pati ang aking pamilya. Sumasampalataya po kami sa inyo. Ito po ang aking panalangin na may pagpapakumbaba at may tiwala. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aking manunubos. Amen at amen. God bless you po, mga kapatid.